dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Papadudot. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga nakasubaybay sa programa ninyo dito sa YouTube channel ninyo na Papa Dudut. Itago mo na lamang ako sa pangalang Andre. Nakapiit ako ngayon sa kulungan. Kung bakit ako nauwi dito, iyon ang ikukwento ko sa inyo. Papa Dudut, hindi ko talaga alam ang tungkol sa programa mo kasi matagal na rin po akong nandito sa loob. Bawal ang cellphone o kahit radyo dito sa loob. Buti na lamang at isa sa mga pamangkin ko ang dumalaw sa akin dito at binigyan ako ng pagkakataon na malaman at ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa inyong programa. Gusto raw niyang i-share ang aking kwento. Kaya sabi ko sa kanya ay sige, i-share mo na. Siya na raw ang bahalang sumulat at magpadala sa inyong programa. Sisimulan ko ang aking kwento sa isang fast food chain. Tumungo kami ng kaibigan kong si Lance matapos ang audition noon sa Star Hunt na inoorganisa noon ng isang TV station. Sa aming dalawa, si Lance ang huling napili ng talent scout para makarating sa final selection. Mas maganda kasi ang katawan ni Lance kumpara sa akin at mas may star quality siya. Kaya no wonder nakarating siya sa final stage ng audition. Samantala, sanay na rin ako sa ganoong tagpo. Magkaedad lamang kami ni Lance, parehong 19. Pareho naming pangarap na mag-artista at maging sikat tulad ni na Joshua Garcia at Ding Dong Dantes. Nakilala naman kami ni Lance noon sa isang underwear fashion show kung saan ay kapwa kaming ramp model ng nasabing event. Simula noon ay naging magkaibigan na kami at magkasama sa iba't ibang audition kung saan ay mas madalas ay makuha si Lance kumpara sa akin. Papa Dudut, aaminin kong lihim akong naiinggit kay Lance. Bagamat aminado akong mas magandang lalaki ito kumpara sa akin. Hindi hamak na mas may lugar ito sa showbiz. Lalo pang tumindi ang inggit na nararamdaman ko sa kaibigan ko nang maging kasintahan nito ang aking kababatang si Julia na lihim ko namang iniibig. Isa sa malaking pagkakamali ko nang ipinakilala ko si Julia kay Lance nang minsan ay parehong dumalo ang dalawa sa aking kaarawan. Mula noon ay nagkamabutihan ang dalawa at nauwi nga sa isang relasyon. At sa darating na linggo ay ipagdiriwang ng dalawa ang kanilang unang anibersaryo. Habang nasa fast food chain ay may sinabi si Lance sa akin. Pare, sa darating na linggo ay ibibigay ko kay Julia ang nabili kong engagement ring. At yayayain ko na siyang pakasalan ako sa oras na makatapos tayo ng kolehiyo. Total sa dami ng projects ko, magagawa kong makaipon para sa amin. Nakaramdam naman ako ng kurot sa puso ko. Sa halos buong buhay kong kasama si Julia, ay hindi ko nagawang ipagtapat ang pag-ibig ko sa dalaga.
Nasasaktan man ako noon pero wala akong ibang pagpipilian kundi ang maging masaya na lamang para sa mga kaibigan. Samantala, araw ng Lunes ay pumunta ako sa studio ng aking photographer para sa photoshoot ng isang clothing line kung saan ay isa ako sa mga modelo. Nang matapos ang session ay tumungo muna ako sa CR. Nakaharap ako noon sa salamin at naghuhugas na ng kamay. Nang biglang nagpatay sindi ang ilaw. Kasabay noon ang pag-ihip. Nang malakas na hangin na hindi ko alam kung saan nagmumula. Nakaramdam din ako ng presensya sa kung saan kahit alam kong ako lamang ang mag-isa na pumasok doon. Bumalot ang kakaibang kilabot sa aking katawan. Dali-dali ako naglakad patungo sa pinto ngunit bago pa man mahawakan ng seradura ay biglang padabog na bumukas ang pinto sa dulong cubicle. Dahilan para bigla akong mapaharap. Doon ay biglang lumabas ang isang babaeng tila tinulak palabas na kung sino sa loob ng cubicle. Sa itsura nito ay mistula itong isang lasing na balyang isang tuhod. Ngunit nagawang tumayo pa. Mahabang itim na buhok nito at puting-puti ang buong balat at animoy wala ng dugo. Dilat na dilat ang mata nito na parang nagpuputuka ng mga ugat sa loob. Ang labi nito ay purong itim at may kung anong malapot na likidong itim ang lumalabas sa bibig nito habang nakanganga. Napaatras ako ng mabagal itong naglakad papunta sa akin. Hindi ko na malaman ang gagawin ko noon, Papa Dudut. Pinagpapawisan ako ng malamig kahit mahangin sa loob at dagdagan pa ng patay sinding ilaw. Napahinto ako sa pag-atras nang lumapat ang kanyang likod sa pinto. Habang kapalapit ang babae ay naaninag ko ang mukha nito at ito ay walang iba kundi si Julia, Papa Dudut. Tulungan mo ako, ungol nito sa akin. Mahina lamang ang boses nito ngunit pino at dumadagong dong at animoy nang gagaling sa hukay. Biglang namatay ang ilaw at wala na ulit akong makita, Papa Dudut. Nakabibingi ang tibok ng dibdib niya. Maya-maya ay halos malaglag ang puso ko sa gulat nang biglang kumatok ang kung sino sa may labas. Binuksan ko ito at nakita ko ang isang security guard. Bakit patay ang ilaw dito, sir? Tanong nito sa akin. Ngunit hindi ko nagawang sumagot, Papa Dudut. Pumasok ang guard at kinapa ang switch at nagliwanag ang paligid. Nakita ko ang loob at wala na roon si Julia. Kinatuko na po kayo, sir, kasi ang tagal niyo po na nasa loob. Akala ko po'y napano na kayo, ang wika pa ng guard. Ah, ganun po ba? Pasensya na ha, ang sabi ko na lamang habang kinakabahan. Lalo akong nagtaka nang isa-isang kinatok at binuksan ng guard ang bawat cubicle ngunit wala namang tao. Naguguluhan man ay nagumpisa na akong maglakad nang biglang nagring ang cellphone ko. Nang tignan ko ang caller ID ay si Tita Sally, ang nanay ni Julia, ang tumatawag. Hello? Sagot ko sa tawag. Nakaramdam naman ako ng panghihilakbot nang marinig kong umiiyak si Tita Sally. Hello, iho. Si Julia, pinatay ni Lance kagabi, ang wika pa nito sa akin. Nagulat naman ako at hindi ko mapigil ang lumuha pagkarinig ng masamang balita, Papa Dudut. Maraming ikinuwento si Tita Sally pero hindi ko na yon matandaan kasi ang isip ko ay nasa nakita ko sa CR noong araw na yon. Samantala, tatlong araw na ang nakakalipas. Mula nang mamatay si Julia ay hindi ko pa rin magawang dalawin ng burol nito dahil sa sunod-sunod noon ang proyekto ko. Ayon sa mga pulis, namatay ang dalaga sa pagkaubos ng hangin nito sa baga. Bagamat walang nakita na marka sa leeg nito na nagpapatunay na ito'y sinakal at malaki daw ang posibilidad na tinakpan ng unan ang mukha nito at doon na nalagutan ng hininga.
Nang ma-autopsy ang katawan nito ay lumabas na ginahasa ang dalaga at ang DNA na nakuha sa katawan nito ay nagmatch sa DNA sample na nakuha kay Lance. Aminado si Lance na nag-sex sila ni Julia ngunit hindi raw niya ito pinilit bagkos ay pareho nilang ginusto yon. At bilang magkasintahan ay walang masama doon. Pinaniwalaan ng korte ang resulta ng autopsy. Dahil kung kusang loob na nakipagtalik ang dalaga, di sana ay wala itong mga pasa. Hindi rin may tatatuwang nalagutan ng hininga ang dalaga habang nagaganap ang sexual intercourse. Dahil doon ay nakakulong ngayon si Lance, Papa Dudut. Samantala ay pagod na ibinaksak ko ang katawan ko sa kama. Dahil sa pagod ay agad akong nakatulog. Maya-maya ay nalimpungatan ako nang may kung anong malapot na likido ang tumutulo sa aking mukha. Dahilan para mapadilat ako, Papa Dudut. Ganon na lamang ang gulat ko nang makitang nakakubabaw sa kama ko si Julia. Kung ano ang itsura nito nang makita ko ito sa CR, kamakailan ay ganon din ang anyo nito sa pagkakataong yon. At ang likod ng itim na tumutulo sa kanyang mukha ay nanggagaling sa bunganga nitong nakanganga. Nagpupumiglas ako ngunit tila wala akong lakas. Sinubukan kong sumigaw ngunit nabubulunan ako sa likidong sinusukan nito na ngayon ay pumapasok na sa bibig ko. Takot na takot ako, Papa Dudut. Wala kang kwentang kaibigan. Bakit hindi ka nagpunta sa burol ko? Bigyan mo ko ng hustisya, hustisya, sigaw nito sa akin. Biglang napabalikwas ako ng bangon, hinihingal at panaginip lang pala. Tinignan ko ang oras sa cellphone ko, 3:37 AM. Bumangon ako para bumaba sa kusina at uminom ng tubig. Pagbukas ko ng pinto ay madilim ang pasilyo. Nang biglang mula sa kung saan ay mabilis na sumulpot ang multo ni Julia, na mabilis na tumakbo patungo sa akin. Malapit na ito sa akin nang bigla itong tumalon at dinaluhong ako. Sa bilis ng pangyayari ay hindi ako makaiwas at natumba kami, Papa Dudut. Hustisya! Hustisya! Sigaw nito habang nakasakal sa liig ko. Isang malakas na sampalang dumapo sa mukha ko at nabungaran ko ang mukha ng inang nag-aalala. Nanlaki ang mga mata ko. Panaginip lang pala ang lahat. Napalingon naman ako sa aking ina na noon ay nag-aalala sa kalagayan ko. Bakit ka ba binabangungot? At saka binabanggit mo ang pangalan ni Julia habang natutulog ka, ang sabi ni Mama sa akin. Sa puntong yon ay naluha na ako. Ma? Ma, nagpaparamdam po si Julia sa akin. Pag-amin ko sa kanya. Bakit naman? May atraso ka ba sa kanya bago siya namatay? Usisa pa niya sa akin. Wala naman po, Ma, pero palagi niyang sinasabi sa akin na tulungan ko raw po siya at bigyan ko daw siya ng hustisya. Ang wika ko naman. Sa totoo lang ay hindi ko alam noon kung ano nga ba ang gustong ipahiwatig ni Julia sa akin. Pero isa lang ang sigurado. Galit na galit siya kay Lance sa ginawa nito sa kanya. At mukhang hindi siya satisfied kahit na nakulong pa ang lalaking pumatay at gumahasa sa kanya. Hanggang sa isang araw ay nagpa siya akong dalawin si Lance sa bilangguan. Dahil nararamdaman ko noon na meron akong malalamang impormasyon kung bakit nagmumulto si Julia sa akin. Buti naman at dinalaw ulit ako, Andre. Noon ay sabi ni Lance sa akin. Gusto kong marinig mula sa iyo. Bakit mo pinatay si Julia? At bakit pa kailangan mo siyang gahasain samantalang girlfriend mo naman siya? And anytime may pwede naman kayong mag-sex. Ano bang nangyari? Bakit tumantong kayo sa ganon? Sunod-sunod na tanong ko kay Lance. Andre, may aaminin ako sa iyo.
isa akong bisexual pag-amin niya sa akin. Nagulat naman ako sa hindi ko ina-expect na sasabihin niyang yon, Papa Dudut. Anong kinalaman nun kay Julia? Usisa ko. Andre, kung kani-kaninong lalaki ako nakipagtalik, ang totoo niyan, may altar ako sa Twitter. Oo, mahal ko si Julia pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na makipagtalik sa ibang lalaki. Sa katunayan, isa sa pinapangarap ko ang makatalik ka. Pinagnanasahan kita, matagal na. Pag-amin pa nilaan sa akin. Nanatiling speechless ako sa mga sinabi niya. Hindi ko akalain na matagal na pala niya akong pinagpapantasyahan. Isang araw, nagpa siya akong magpa-HIV test at nanlumo ako dahil nag-positive ako sa virus. Halos masiraan ako at mabaliw noon. Hindi ko matanggap na sa isang iglap ay malalagay sa bingit ng kamatayan ang buhay ko. Pagtatapat niya sa akin. Si Julia, huwag mong sabihin na hinawahan mo siya. Kinakabahang tanong ko sa kanya. Hindi kasi nakakondom ako palagi kapag nagsisex kami. Ayaw ni Julia na mabuntis kaya sigurado kong hindi ko siya nahawahan. Ang sabi pa niya sa akin. So bakit mo nga pinatay si Julia? Agad namang nagkwento si Lance. Noong gabing pinatay ko siya, aksidente niyang nabasa ang HIV test results ko. Nagalit siya sa akin. Pinandirihan niya ako at nakipaghiwalay siya sa akin dahil hindi raw niya kayang makipagtalig sa isang tulad ko na madumi na. Nagdilim ang paningin ko noon kaya ginahasa ako siya. Hindi ako nagsuot ng kondom noon kasi gusto kong mahawahan ko siya ng HIV. Para maramdaman niya kung ano ang pinagdadaanan ko. Confession ni Lance sa akin. Pinatay mo si Julia? Nag-init noon ang ulo ko matapos kong marinig ang lahat ng yon. Hindi ko kagustuhan yon, Andre. Wala akong balak na patayin si Julia. Pero habang ginagahasa ko siya ay nasakal ko siya. At hindi ko alam na hindi na pala siya makahinga. Uli na noong mapagtanto kong nalagutan na siya ng hininga. Pagtatapat pa ni Lance sa akin. Lalong nag-init ang ulo ko. Hindi ko matanggap na gano'n ang ginawa ni Lance sa babaeng lihim kong minamahal. Napakasama mo, Lance. Kaya pala nagpaparamdam si Julia sa akin at sinisigaw ang hustisya. Kasi hindi sapat ang mabilanggo ka lang. Ang sabi ko kay Lance na nanggagalaiti. Nagulat naman si Lance sa mga sinabi ko. Nagmumulto si Julia? Oo, at palagi niya akong sinasabihan na bigyan ko raw siya ng hustisya. Ang sabi ko sa aking kaibigan. Mamayang kaunti muling nagpakita si Julia sa akin. Hustisya? Hustisya? Umaalingaw-ngaw yon sa aking utak. To the extent na para na akong mababaliw. Pero hindi ko yon nilabas dahil nga nasa loob pa ako noon ng visitors area ng kulungan. Andre, patayin mo si Lance. Patayin mo si Lance para sa akin. Maya-maya ay alingaw-ngaw ni Julia sa isipan ko. Pakiusap Julia, tigilan mo ako. Hindi ko gagawin niyang pinagagawa mo. Pabulong na wika ko. Nagtaka naman si Lance sa kilos ko. Anong nangyayari sa iyo, Andre? Tanong niya sa akin habang nag-aalala. Bigyan mo ako ng hustisya. Patayin mo si Lance. Sa puntong yon ay parang galit na si Julia sa akin. Mamayang kaunti ay nagpatay sindi ang fluorescent lights sa loob ng visitors area na siyang ikinagulat ng iba pang mga bisita, mga inmates at mga jail guards. Mukhang hindi ka na okay, umuwi ka na, Andre. Mungkahin naman ni Lance sa akin. Hindi ka uuwi, Andre, hanggat hindi mo ginagawa ang sinasabi ko sa iyo. Patayin mo si Lance! Patayin mo! Buong sigaw ni Julia sa utak ko. Dahil dito ay mahina kong napasigaw sa sobrang sakit ng ulo ko. Tapos papadudod ay biglang nagdilim ang aking paningin at sinunggaban ko na si Lance sa leeg at sinakal. Para kong sinapian na kung ano. Basta naging demonyo na lamang ang tingin ko kay Lance noon
kaya sinakal ko siya. Nagpumiglas naman si Lance. At bago pa ako maawat ng mga pulis na bantay, ay binali ko na ang leeg ni Lance. Bigla akong natauhan na bumagsak ang katawan ng kaibigan ko at wala ng buhay. Habang persahan akong pinusasan ng mga pulis. At yun ang dahilan kung bakit ako naririto ngayon sa kulungan. Pinatay ko si Lance para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Julia. At nang magawa ko yon ay hindi na nagpakita pa sa akin ang kaluluwa ng babaeng minahal ko. Nabigyan ko nga ng hustisya si Julia pero ang kapalit naman nito ay ang kalayaan ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay magpipitong taon na akong nakakulong dito. 20 years ang aking sentensya. Bagamat impyerno ang buhay ko dito sa kulungan pero hindi ko alintana yon. Nasanay na lamang ako. At saka regular pa rin akong binibisita ng mga magulang ko at kamag-anak. Awang-awa sila sa akin dahil ikinuwento ko sa kanila ang totoo na ginawa kong kasangkapan ni Julia para mangyari ang gusto niya. Sabi pa nga ni mama ko ay sinira daw ni Julia ang buhay ko. Pero ako ay hindi ko sinisisi si Julia kung bakit ako nasa kulungan sa ngayon. At hindi rin ako nagsisisi noong pinatay ko si Lance. Ang ginawa ko na lamang dito sa bilangguan ay nagpapakabait. Sinisikap kong maging huwarang preso, may tsansa daw kasing buwaba ang sentensya ko. Sabi ng mga nakakausap kong abogado at jail wardens. Papa Dudut, heto ang aking kwento na sinulat ng aking pamangkin na si Nathan. Sana'y mabasa po ninyo ito at mapiling i-upload sa inyong YouTube channel. Alam kong hindi masyadong nakakatakot ang kwento ko. Pero totoong nangyari ito sa akin. Muli, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Andre. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.